Alam niyo, ang lalaki pagdating sa S, ibang-iba yan kumpara sa babae. Parehas lang yata? No, iba. Literal na ibang-iba. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Mga katotohanan pagdating sa lalaki at sa S. So, bilang babae, dapat alamin mo ang mga ito para magkaroon ka ng idea kung ano yung tumatakbo sa isipan ng lalaki pagdating sa S. Panoorin ang video na ito. So without further ado. So ating alamin kung ano nga ba ang katotohanan na yan pagdating sa lalaki at sa S. At syempre, dapat alamin din natin kung ano ang connection nito sa mga kababaihan. So at number one, ito, yung ang S ay nag-uumpisa sa katawan. So, ang mga babae, pagdating sa S, kailangan nila na maging close, maging emotionally close, dapat meron silang feelings doon sa lalaki para siya ay makipag-S doon sa lalaki. At ito naman, pagdating naman sa mga kalalakihan, talagang literal, physical talaga ang usapan. Kapag natri-trigger yung pagnanais nila, yung literal na physical na pag-jump start ng kanilang pipino dahil sa kanilang nakikita. Ang may sala dyan ay yung testosterone ng lalaki. Yung testosterone na yan, yan ang nagbibigay ng mataas na pagnanais, mataas na libido sa katawan ng lalaki para maramdaman yung bugso, yung init na nararamdaman niya pagdating sa S. Diba? So, kapag nakakita ng lalaki ng sexy na babae, talagang gaganon yung kanyang pipino. Kasi physical nga ang lalaki, di ba? Yan ang pagkakaiba naman sa babae dahil ang babae, na-attract yan. Pero kailangan munang may connection bago sila makikipag-S. Yan po ang number one. Number two, ang S para sa lalaki ay parang kagutuman. Yan ang pakiramdam ng lalaki sa S, di ba? Ang nagdidikta lahat sa mga nararamdaman ng lalaki pagdating sa ganyan ay ang kaniyang testosterone. So normally, ang lalaki kapag yung testosterone niya ay high, nakakaramdam siya ng parang gustong-gusto niya na makipag-S, di ba? Parang nakakaramdam siya ng urge, ng gutom para makipag-S. Maghahanap at maghahanap yan ng kapareha kung saan niya maire-release yung kaniyang nararamdaman. Example na lang natin sa mga hayop, diba? Ang mga aso, kapag yan ay nakakaramdam ng testosterone surge doon sa kanyang katawan, gagala yan. Yung lalaki na aso ay maggagala, maghahanap yan ng partner, diba? Ganun ang lalaki. Kaya, diba ang ginagawa sa mga lalaking aso ay tinatanggal nila yung kanyang bed's log para manahimik sa loob ng bahay, ganyan. Ganyan na ganyan din sa mga lalaki. Kapag nakamit na niya, yung hunger na yon sa S, ayon, babalik ulit sa normal yung kanyang nararamdaman kasi na-satisfy na yung urge niya na yon, di ba? So ayan po ang number 2. Number 3, eto, ang S sa lalaki ay punong-puno ng excitement at thrill. Yan ang S sa paningin ng lalaki kasi sa lalaki medyo iba-iba talaga. Gusto niya na nagiging adventurous pagdating sa usaping S. Kaya nga, di ba, ang lalaki, minsan, talagang kung ano-ano ang pinaggagawa para lang ma-achieve niya yung nararamdaman niya pagdating sa S. Di ba? Pansinin natin sa mag-partner, kadalasan, ang lalaki ang gumagawa ng unang move. Siya ang nag-i-initiate madalas kasi talagang ang lalaki gusto niya ng kakaiba. Gusto niya ng something na bago kasi doon siya nakakaramdam ng excitement at mas nakakadagdag pa ng thrill. Kaya di ba, may mga kalalakihan talaga na hindi makaiwas na tumingin ng mga magaganda at sexy babae dahil doon sa kanilang nakikita, agad-agad na silang nakaramdam ng excitement. Kaya ang mga lalaki, kapag may natitipuhan silang babae, nakikipag-usap yan. Or kapag medyo game yung babae, ay nakikipag-flirt na sila. Pinaparamdam nila kung ano yung gusto nila sa babae. Ganyan ang lalaki. Kaya pagdating sa S, ayan, talagang thrilling and excitement talaga
ang nais ng lalaki. So ayan po, ang number 3. Number 4. Ito ay isang enerhiya. Oh, ano ba yun? So ito yung energy. Ito yung parang nagpapalakas or nagbuboost sa physical na nararamdaman ng lalaki. Kaya kapag nagkakaroon ng hormonal change yan, yung pag-fluctuate ng kanyang testosterone, lalong-lalo na kapag biglang tumaas yan, ayan na, nagkakaroon siya ng energy. Lumalakas yung pakiramdam niya. Active na active siya. So dahil ganyan ang nararamdaman niya, gustong-gusto rin niya makipag-S. Kasi nga talagang nag-o-overflow, nag-uumapaw yung kanyang enerhiya, yung sigla na kanyang nararamdaman. Diba? Kaya makikita mo sa lalaki na healthy, na mataas ang testosterone, talagang pagdating sa S ay talagang sobrang nag-perform yan. Hindi yan agad-agad napapagod. Diba? Tumatagal yan. So ayan po, ang number 4. Number 5, eto. Pagdating sa S, dito na ipaparamdam ng lalaki ang pagmamahal niya sa babae. Ganun ang pagkalikha ng lalaki. Kaya di ba na marami kayong naririnig sa mga boyfriend niyo or sa mga karelasyon niyo na sinasabi na kapag hindi mo siya pinagbibigyan, di ba? Sinasabi niya, hindi mo yata ako mahal. O di ba? O kaya patunayan mo na mahal mo ako. Ang ibig sabihin nila, makipag-S ka sa kanya para maramdaman niya na mahal mo siya. Ganon talaga ang lalaki. Yung feeling niya, ang S ay yun din ang love. Hinding-hindi niya mararamdaman na mahal mo siya kapag wala yung S. Ang S at yung love para sa lalaki ay magkarugtong yan. Lagi-laging magkasama yan. Kaya kapag hindi mo kayang ibigay ang S sa lalaki, hindi rin niya nararamdaman na mahal mo siya. Kaya yung mga lalaki na naghahanap ng iba sa labas, may problema yan sa relasyon at maaring hindi mo na siya pinagbibigyan o ipinagkakait mo na yung S. At feeling ng lalaki pag ganyan ay wala na. Wala na yung intimacy niyo at wala na rin yung pagmamahal mo sa kanya. Ganyan ang pakiramdam ng lalaki dahil ang S para sa lalaki ay yun ang kahulugan ng pagmamahal. Ganon talaga. Real talk. Number 5. Number 6. S is love or S ay pagmamahal. Yung S desires ng lalaki, yung nararamdaman niya kapag siya ay nakikipag-S sa'yo, yan na yung pagmamahal niya sa'yo. Doon niya na ipapakita na mahal kanya kapag umahantong na kayo sa intimate moments niyo. Ganyan ang lalaki. Kaya ang lalaki, kapag nagiging sweet, nagbibigay ng gifts, biglang tinutulungan ka sa mga ginagawa mo sa bahay, alam mo na ang gustong mangyari ng partner mo. Ibig sabihin, talagang gusto niyang mag-make love sa'yo. At yan yung pagtatali. Oh, di ba? So, ayan po ang number 6. 2,000 years later. So, ayan po ang katotohanan ng lalaki at ng usaping S. So, literal na magkaiba pagdating sa lalaki at sa babae. So, sana mga ladies, alam nyo na, at least naintindihan nyo na kung ano ang katotohanan pagdating sa S ng mga lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.